natatanging pagkabuhay na maguli ng mga nawaglit, December 7. Mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng langit. Mateo Kabanata 26, Talata 64. Iyon tinig na nanonood sa pakinig ng mga patay ay kilala nila. Gaano kadalas na silang tinawag upang magsisi ng malilinaw at mabiyayang tinig nito. Gaano kalimit nila itong napakinggan sa malulumanay na mga pamanhik ng isang kaibigan, isang kapatid at ng isang manunubos. Sa nagsitanggi sa kanyang biyaya ay wala ng tinig panlalong masakit na gaya ng tinig na iyon na malaong na manhik. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay? Ezekiel Kabanata 33, Talata 11. Ang tinig na iyon ay pupukaw sa kanilang mga gunita na mga alaalang kung maaari lang ay tuluyan na nilang kalilimutan. Mga babalang hinamak, mga paanyayang tinanggihan at mga pribilehiyong sinayang. Naroon din naman ang mga kumutya kay Kristo noong siya'y nagdurusa na may nakapangingilabot na kapangyarihan, bumabalik sa kanilang alaala ang mga salita niyang nagbanta na noong pasumpain ng punong saserdote ay nagpahayag. Mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos at dumarating na nasa mga ulap ng langit. Mateo Kabanata 26, Talata 64. Ngayon ay nakikita nila siya sa kanyang kaluwalhatian at hindi pa sa kanang kamay ng kapangyarihan. Napipingayon ang mga nanlibak sa pahayag niyang si anak ng Diyos. Naroon ang mayabang na si Herodes na kumutya sa kanyang pagkahari at nag-utos na nanunoy ang mga kawal na putungan siya bilang hari. Naroon ang mga may tampalasang kamay na nagsuot sa kanya ng balabal na lila, nagputong sa kanyang banal na noo ng koronang tinik at nagpahawak sa kanyang kamay ng kunwaring setro at nagsiyukod sa kanya sa mapusong na pagtuya. Ang mga taong tumampal at dumura sa prinsipe ng buhay ay umiiwas ngayon sa kanyang matalim na tinig at nagsisikap na takasan ang nakagagaping kaluwalhatian ng kanyang presensya. Sila mga nagbaon ng pako sa kanyang mga kamay at paa, ang kawal na umulos sa kanyang tagiliran ay titingin sa mga bakas na ito na may pangingilabot at pagsisisi. May kakilakilabot na kalinawang naaalala ng mga pari at saserdote ang mga kaganapan sa Kalbaryo. May nangangatal na sindak na naaalala nila kung paanong may pailing-iling pang makademonyong galak na sumigaw. Nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Siya ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa kanya. Nagtiwala siya sa Diyos, kanyang iligtas siya ngayon kung ibig niya, sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. Mateo, Kabanata 27, Talata 42-43.